showbiz fanatex JDL nagsalita na rin patungkol pagkatapos ng mga issue na ipinukol kay Mr. Alden Richards and May Nandosa. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago natin, of course, simula ng ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat, of course, sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations at sa lahat po ng mga talaga namang nakatutok no sa ating pong mga updates. So dahil po dyan, bilang pasasalamat ko po sa inyo, ang payback time natin ay namili tayo ng ilan sa mga komento po ninyo at pag-uusapan natin ngayon kasi mahalaga po yan sa ating channel. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shi Adelita. Sabi niya, bakit nga ganon, diba? Sabi ni Alden, wala siya ngayon, girl. Bakit noon? Sabi niya kay Nelson Canlas, meron siya to the one artist din nakakalito talaga yan si Alden. Alam mo, totoo po yan kasi diba nung tinanong po siya sa interview with Mr. Nelson Canlas kung yung the one that got away niya, diba? At tahasan naman niya sinagot yon, tapos biglang-bigla ngayon, iba na naman yung kanyang, baka siguro iba lang din talaga yung understanding natin, diba? So anyway, salamat po Ma'am Shi Adelita. Sabi ni Ma'am Shi Lina Legaspi, Miss Vlogger, panoorin mo ang interview ni OG Diaz kay Maine at matagal nang sinabi ni Maine na wala siyang asawa at anak. So napanood na po namin yun, Ma'am Shi Lina, at hindi naman po natin pwedeng pilitan eh, diba? Hindi natin pwedeng pilitan na meron silang anak or whatever, kung ano man yung mga sikreto nila or whatever, diba? Sinasa sa kanila na po yun. Kung talagang wala silang anak at hindi sila mag-asawa, eh di hindi, diba? Wala naman po tayong magagawa dun eh. Ang pinaka goal na lang po natin talaga ngayon is maging masaya tayo para kay Mr. Alden Richards at Maine Mendoza. Maging sila man in the end, eh mas maganda. Kung hindi man nangyari yun, at least hindi natin, wala tayong regrets na hindi natin sila sinuportahan at minahal doon sa joining nila, 'di ba? Ang pinaka-ending lang naman ng gusto nating lahat is makamit nila yung tinatawag na happy ever after. Na yun po yung nais nating lahat, na maging happy silang dalawa. Okay po, Ma'am Shi Lina. Thank you po sa inyong komento. Sabi ni Ms. Maribeth Florido, they were not destined for each other. At least, may closure na si Alden. Lumang panahon na yung mga question. Thank you, Ms. Admin. Ayan. Thank you po rin po, Ms. Maribeth Florido, sa inyo pang very simple and very meaningful comments for this one. And mahalaga po talaga na magkaroon ng closure, no? At sana din dumating din yung time na talagang matagpuan na talaga nila at makita natin that they are both na talagang happy together, happy na po sila sa mga desisyon nila sa buhay, di ba? Thank you, Miss Maribeth. And of course, Miss Emilia Isanan said, "Hi Miss Darets, bakit ba inuungkat pa ang nakaraan?" Sabi niya, tapos na yun, wala naman silang relasyon at walang ligawang nangyari. Ang mali kay Alden, inamin niya lahat. Bakit mo aaminin wala naman kayong relasyon? Eh ay nako, ang gulo ng statement mo, Alden. Sabi mo, walang makapag-utos sa'yo na kahit sino. Anong nangyari, Mr. Alden Richards? At bakit sa inyong dalawa ni Maine, dinideny? Lakas loob mong inamin ang sa inyo ni Win-Win Mangga. Kay Maine, deny mo siya. Mahal namin kayong dalawa ni Maine at Alden. Naawa kami sa inyo dahil binabash ka, so please ingat sa pagsagot. Huwag mong sundin ang inuutos sa iyo ng management mo. Mapapahama ka tulad nito. Linagay mo ang sarili mo sa sitwasyon na to. Huwag kang magpa-interview kahit kanino. Pinapahama ka lang ng management mo. Ayan. So ito naman po ang isa sa mga payo ni Ma'am Shi Emilia Isanan. Alam niyo po, kung magiging vigilant lang tayo, mauunawaan natin kung ano po talaga yung tunay na nangyayari ngayon eh. Kailangan lang talaga natin ng acceptance. Sabi ni Ma'am Shi Rodora Balin, di na nahiya si Alden kay River. Respeto naman. At saka matagal na yon, nakapag-usap naman na sila ni Julie. Bakit kailangan pa niya sabihin ulit? Mga gamit ka talaga, Alden. Ano, para pag-usapan ka? Wow ha, mas malaking lalaki naman sa'yo si Rayber. At guwapo, maputi ka lang. At saka pa-cute lagi. At sa harap ng cam si Alden. Nakakaano naman yung komento ni Ma'am Shi Rodora Balin, no? So
But anyway, that's your opinion. Wala naman tayong magagawa dyan. At sana lang po, tigilan na po natin yung mga ganitong negative things, no? So let us focus na lang tayo dun sa mga magagandang nangyayari sa kanila ngayon. So salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And now, let's talk about this one. Kasi po, tuwang-tuwa po si Mr. JDL nang nakita niya po sa kanyang phone, dahil sabi niya po sa kanyang post ay naiwan niya po yung kanyang phone sa table, and then nakita niya na marami na palang photos and selfie itong si Miss Maha Salvador and Miss Maine Mendoza sa kanyang telepono. Kaya agad naman niya itong ipinost. Nangangahulugan lang talaga na maganda po talaga yung kanilang relationship as a working relationship nila sa loob ng Itbulaga. Syempre naman, for the past how many years na rin kasama ni Maine si JDL, talagang masasabi mong meron na silang na-invest na emotion to each other, no? Ganon din po si Maha. Alam niyo po, if you're going to know about more about Maha, she's very kind person. She's very generous para sa kanyang pamilya, yung kanyang mami, sobrang mahal na mahal niya. Kaya po talagang hanghanga ako dito sa babaeng ito. At talagang this year, finally, ay kakasal na siya dun sa kanyang boyfriend, and we are so happy na talagang natagpuan na rin ni Miss Maha, kasi marami na rin relationship na dumaan sa buhay niya. As well as Miss Maine Mendoza, she was really happy na nakasama niya nga itong si JDL at si Maha ay naging isa sa mga friendship niya, ba? Diba? At happy tayo dahil nakikita natin na they are in good terms, at napakaganda po ng relasyon nila dito sa pagkakasal taon na to. Nakita natin that how grateful they are, that they are really part of Itbulaga, diba? And at the same time, ganun din naman si JDL, happy din siya dahil naging ka-partner niya or naging ka-work po niya itong mga to, no? And alam niyo po ba, sa Instagram post din po ni Mr. JDL, meron po siyang ipinost na video doon kung saan, dahil po pagkatapos po ng interview ni Alden Richards, alam naman natin na sobra at katakot-takot po yung dinanas niya na mga pambabash, di ba? Doon po sa mga talagang masasabi nating sinasabi nila na user daw si Alden, kung ano-anong bagay, kung ano-ano po yung pinagsasabi sa kanya, di ba? Pero alam niyo po ba na isa sa mga videos na ginawa ni JDL ay para po doon sa mga taong nambabash dito kay Mr. Alden Richards. At alam naman natin how JDL love and respect Alden Richards, 'di ba? Alam natin na si JDL is part of na rin. Isa rin yan sa mga supporters po ni Alden at ni May, ng mga kasagsagan pa ng Aldab, dahil to lang yung nagpakilig sa kanya habang nanonood. Kaya panoorin po natin ito. Bukod sa giting o tapang para manira at mamuna ng ibang tao. Bukod sa giting, anong meron ng isang basher? Ang sagot, halu-haluin nyo yung mga letra ng salitang giting at makukuha nyo ang salitang inggit. Yun lang, inggit. Giting, inggit. Anong meron ang isang... So dahil nga sa katakot-takot na bashing at katakot-takot na mga masasakit na salita ang natanggap ni Mr. Alden Richards sa publiko matapos ang kanyang matapang na pag-amin tungkol sa mga babaeng naging magiging partisana ng kanyang buhay. At alam natin na hindi po sumang-ayon ang lahat doon po sa kanyang mga sinabi, dahil may mga spekulasyon po na talagang it was being invented lang, or kumbaga hindi po sumang-ayon yung interview na yon doon sa pinapaniwalaan nating lahat. Pero sa tingin naman natin na sabi nga ni Alden Richards, 'di ba, na parang nobody controls them at wala pong pwedeng dumagdikta sa kanya kung ano po yung gusto niyang gawin, 'di ba? At sabi niya rin po na enough na rin po siya doon po sa mga bagay na parang lagi na lang niyang piniplease yung tao, lagi na lang na kailangan sundin mo yung tao. This time, yung sarili niya naman yung nasunod, na isa sa mga dahilan na minsan hindi natin alam, hindi pala magiging maganda yung resulta. Kaya naman, yun ang encouragement ni Mr. JDL para po sa nararanasan ngayon ni Alden Richards, na dead mo lang sa bashers, diba?
At alam naman natin na mga bashers, inggit lang talaga ang umiiral dyan, kaya nagagawa nila yung mga ganong bagay. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. God bless everyone!